Hello guys, so saan ba nakakabili ng murang Epson L3110-3118 and 3210 flex cable? So yun lahat ng Epson L4 series, so saan ba nakakabili nun? So available yun guys sa online, so sa Shopee din, Lazada. Ito, may problema yung ating flex cable sa isang printer natin na Epson L3110. So, ito na yun, as in totally, may mga putol na yung, yung kanyang wire sa loob, kaya meron na lang error. So, ngayon, bumili tayo via online, this is only cost 153 pesos only. Yan, 153 pesos. Kasama na yung shipping fee doon, guys. And, ito, palitan na natin. So, ito yung pinadala sa atin. Yan. Then, ito naman, ito yung sa head flex. Ito naman yung sa kanyang sensor flex. Yan. Una nating i-set up, ito. So, gagayahin lang natin yung nandito. Yan. Ganun lang. So, idikit mo lang siya dyan. Yan, ganyan lang. Idikit mo siya. Then, ipaganon mo siya doon. Ganon. Right. Then, after that, yan. Gagayahin mo lang yun. After that, kasi ito, nakapaganito to eh. Yan, ganyan. So, ganon lang. Then, pagdating dito, iaano mo naman siya dito. Tutupiin mo naman siya pa ganon. Yun. Right? So, ganyan. Yan. Tingnan niya. So, dapat pareho lang sila. So, ganyan na. Right? Yan. That's it. Then, dito, iaano mo siya dito. Iaano natin siya. Tawag natin dyan. Lagyan natin siya ng double-sided. So, kuha tayo ng double-sided. Then, gunting. Ito na yung gunting natin. Cut tayo ng double-sided. Maliit lang. Alright. Yan, ganyan. Then, parang grabe na yung ano ng ating ano. Wait lang. Parang grabe na. Inisin muna natin yung ano natin. Yung ating scissor. Sige, kuha ulit tayo ng double-sided. Cut tayo. Yes, ganito lang siya. Oops. That's it. Then, hatiin natin sa dalawa. Alright, so ganun. Right. So, eto, dito. So, tingnan lang natin. Oops, lagyan na natin. Yan. Dito, so binili natin, pali yung mas mahaba, yun yung para sa head. So, nakaganyan yan. Ano? So, nakaganyan din yan. Then, ano yung pinakamaliit, maikli, so, siya naman yung para sa board. So, ganun yan. So, ibig sabihin, ganito yung magiging style natin dyan. That's it. Yan. So, gaano ba ito kahaba? Yan. I-compare mo din siya. Ganyan. Balik mo siya dyan. And that's it. Then, so, ganito kahaba. Ano? So, hanggang dito. So, dito, maglalagay ka na ng lalagay na tayo dito ng ating double-sided. Yun. Double-sided, guys. Then, yun na yung didikit natin doon. That's it. Sige. So, dito, nakaganon siya. Tikit natin siya dito.
Alright, so ganyan. Diba? Yun na. So, ganun na yung style niya, guys. Oh. So, kung manonotice natin, magkaiba yung ano. Ito kasi nakapalabas siya pumunta dito. Then, ito naman nakaganito yung style. So, alin mo na lang. Dapat nakaganyan siya. Kasi pag naipit na yan doon, then magpa-flatten na yan. Then, that's it. Yan. Yan. Ganun na yan. Ang style niyan. Right. Then, dito naman, kunin natin tong lock na to, then lalagay natin dito. Dito kung saan may naka-fold, doon nyo yan. Ito, to, kanina, di ba naka-fold dito. So, dyan nyo lalagay ito. Tanggalin natin to. Tanggalin. Then, ito, ilalagay natin siya dito. So, meron na yung nakaabang na double-sided dyan. Yan. So, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Ito naman, papunta na ito doon sa ating board. Yan. So, ito, nakadikit ito. Kagaya nito, may double-sided dyan. So, nakadikit ito na doon mismo sa board dyan. So, ganun lang yung pag-setup nyan, guys. Kasi, yan. Pag ginanyan mo na yan, oops, itaas lang natin yung ating flex. Yan. Ayan, yan yung kung paano na siya gumalaw sa ano. Ayan, nakaganyan siya. Ayan. So, ganun lang siya kasimple. So, new setup. Then dito, pwede nyo naman siyang lagyan dito ng ano, double-sided ulit dito sa parting ito. Pag na-flatten nyo na ito doon mismo sa head niya. Ano? So, antayin nyo munang i-ano sa head. Then, lagyan nyo ng double-sided. Dito lang sa part na to. Pero kung dito kayo maglalagay, hindi pwede. Kasi, dito, pwede dito. Dito sa part na to. Dito sa part na to, pwede dito. So, lagyan natin dyan. Para hindi siya masyado magalaw. Pero kung sa gitna, hindi pwede. Kasi dapat flexible siya. Kaya nga siya tinawag na flex cable. Yan. So, gupit ulit tayo dito kasi kakaibang design kasi ito. Ano? So, dito lagyan natin dito. Dito sa ilalim na to. Kasi ito, under pa to nung ano. Halos nandoon pa siya sa ilalim ng ating head. Yan. So, pwede yan hanggang dito lang. Para at least hindi to matanggal. No? Yan. So, yan. Ilapat natin yan. So, dapat kasi straight line ito. Naka-straight ito. Yan. So, para hindi magulo. Yan. Kasi pag gumalaw na yan, gumagana yan. No? So, kapag sumabit ito, yun na doon nagkakaroon ng problema. Dito din, sa ilalim, pwede din natin lagyan yan dito para hindi ito ano. Ayan. Lagyan din natin siya para hindi na siya masyadong gumalaw. Lagyan natin siya ng double-sided. Ayan, kalahati lang. Ayan. So, dito lang mismo sa loob niya. Dito. Lalagay natin siya dito. Para at least mayroon siyang support na hindi siya mabubungka o hindi siya maghihiwalay dito sa loob. So, lagyan nyo na lang dyan. That's it. Ayan, parang sumobra ata yung ano ko. Right, yan. Yan. Then, ibalik na. Yun. Ah, diba? So, ito, nasa loob ito mismo ng ano. Ganun lang. Yun o. So, ito na yan. Ganun na yung style niya. So, that's it. Then, dito nga, sabi ko nga, pwede naman lagyan dito ng flex cable. Pero dito na sa loob.
Pero gagawin niyo 'yan kapag nailapat niyo nito sa kanyang pag nailagay mo na 'yung kanyang printhead. Sige, gawin na natin. Pause muna tayo. Alright, so dito na tayo sa printer natin. So, saan na ba 'yan? Ito na siya. So, ito 'yung ating printhead, so dapat nakaganito siya. No. Yan. So, lagay natin 'yung head, 'yung flex papunta sa head, then dapat nakaganito siya. Right? Okay. Sige. So, sana nakikita guys ha. So, ilagay natin yung head. Ganun. And ito, lagay na natin dito yung flex niya. Ganun. Dapat nakaganon siya. Then, ito naman. Ito, kita ba? Yan. Kita ba? Yan. So, dapat ito naka yan. Naka ganito siya. Kasi yun papunta yun doon sa sensor. So, ganun. So, dapat naka ganyan. That's it. Then, ipapasok natin siya dito. Dito. Yan. Ayusin ninyo na lang guys. Yan, that's it. So, ganun lang. Yun. Then, ito nakakonect doon sa sensor naman. Yan, nakakonect yan sa sensor. And that's it. Yan. Sige. Ito naman, sabi ko nga, dito siya. So, ito naman nakapaganito. So, pasok natin siya dito. Ayan. So, before that, ito muna, ilagay muna natin yung kanyang flex doon sa ano. Ayan. Lagay muna natin yung tornillo para hindi na magalaw. Then, dito guys, tanggalin natin yung tornilyong nandito. And that's it. Then, dito, tornilyo din dito. And dito, sa tornilyo din dyan, tanggalin natin. Ayaw matanggal ng tornilyo ha. Okay. Then, ito guys. Tatanggalin natin yung tornilyo yung dalawa ng dynamo. So, dito yan. Yan. Tanggalin natin to. So, dalawa yan guys. So, take note, this is applicable to Epson L3110, 3210, 3250, 5190, and lahat ng Epson L4 digit numbers. Ano? So, mga ganon. Kasi yung L120, iba naman yon. Pero yung
pamamaraan ng paglagay ng flex cable, pwede naman yun. Ano? So, pwede naman yan. Halos the same lang naman sila, kahit dito. So, dito lang nakakaiba. Ano? Dito lang. So, ito, tinatanggal kasi ito. Yan. Ano ba yung purpose? Bakit tinatanggal natin to? Para mailabas natin to. Ano? Yung ano ng head. Then, ba't tinanggal natin yung mga, yung tatlong ano? Yung tatlong ano natin dito? Para may angat natin hanggang makalusot siya dito. Okay, yan, angat. Then, ilusot natin ito palabas. Yan. Ilusot natin siya palabas. Yan, that's it. So, ganun lang. So, ito. Bakit nilabas natin siya? Kasi para mailagay natin yung pinakang sensor flex dito. So, yan. Yan yung pinaka-main purpose nun. So, pwede mo naman yan ilagay na siya dyan. Yan. Ganun lang. Then, that's it. Okay na. Then, ganyan yung magiging style niya. Ganun. Right. So, ganun yung style niya. Yun. So, dito, i-flat na lang natin yan. Na mag-exacto siya na kaganyan dapat. Ganyan kasi yung style niya dapat. Then, pasok natin siya dito, sama natin siya. So, dapat kasama siya doon. Yan. So, ganun. Then, dito. Pasok natin dito sa loob. Yun. Yan. Para malinis tingnan at hindi magkagulo-gulo yung ating flex. Alright. So, sa pagbalik naman ito, guys. Pagbalik naman, ha. So, dapat ito, yung kanyang lumudulas na ba ito? So, ito. So, since nandito na din tayo, so, baliktarin na natin yung ating baliktarin na natin. Ito din yung pag, ano, kung paano din magpalit ng nito, tawag natin dito, timing belt. So, tatanggalin nyo lang naman to. And, for example, tumatalo na yung inyong, ano, yung inyong printer. So, ganibin nyo lang kung saan yung medyo faded na or medyo madulas na, yun na yung lalagay nyo doon dito. So, yan, ganun. Para mabago yung linya niya. Ito ang ginagawa naman natin ngayon. Ito yung pamamaraan kung paano magpalit ng timing belt. Yan, that's it. So, ganun lang. Magagamit mo pa naman yan. Okay pa naman yan. Then, dapat nakaganyan siya, guys. Then, hahawakan mo siya papunta doon. Ganun. Then, balik ka na dito. Then, papasok natin siya ulit. Angat. Then, pasok. Tingnan mo na lang. So, dapat tuloy-tuloy yung pagpasok niya dyan. Alright. So, ganun. Then, that's it. Yan. Sunod yan. Ito na. Nakaganito to. So, hugutin na lang natin kung medyo siya mahaba. Ano, yan. Yan. So, dapat nakaganon siya. Then, ito dapat. Magkakasama dapat to. Adjust mo na lang yung sensor flex. Kung sakaling maikli or mahaba. Then, pasok mo na siya dito. Pasok dito. Yan. That's it. Then, yan na. Tagay na natin siya, guys. Alright.
yun. So ayusin na lang natin yung sensor flex. So since flex siya, flexible, so dapat yan. Ayun. So pagpunta dito, oh, what happened? Mm-hmm. Para may something dito na hindi siya makaderecho. Yun, para may something dito na hindi siya makaderecho. Okay. So yan, okay na yung sensor flex natin. Tingnan nyo na lang kung naglalaro ba siya. So bumababa. So dapat hindi siya bumababa doon. And saka, so para hindi siya bumaba doon, lagyan mo siya dito ng dito ng double sided dito lang sa ilalim na to. Yan, kita ba? Yan, dito mismo sa ilalim na to lagyan mo siya ng double sided para hindi bumaba yung ating sensor flex. Tingnan natin. Right, so dapat nakaganyan siya. Then tingnan natin yung double sided. Tanggalin na natin yung kanyang. Then that's it. Yun. Alright, so yan. Yan, titingnan nyo kung lapat na lapat siya. Yan. Alright, so that's it. Okay na yan, guys. Then, lagay nyo na to. And, lagay nyo na din tong mga ano nyo. That's it. Yun.